humanap ng pagkakakitaan. At Enrique, yung mga day old na loans, ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Puico at ito ang Agree Again. Ngayong araw, kasama ko po ang ating dalugpasang veterinaryo, si Doc Sosie De Leon. Hi, Doc! Hi, Amy! Magandang araw sa inyo, mga viewers natin. Opo. Doc, magandang araw. Hindi po uulan ngayon dito sa amin na magtindi ang sikat ng araw at ramdam-ramdam ang summer. Yes, Doc? Amy, akala ko nga sa news eh, merong darating na bagyo. Buti na lang natapos sa Pilipinas. Ay, opo. Yes, opo. Kaya nga ngayon eh, tilik na tilik ang araw dito sa amin. Mainit. Sa inyo po ba, Doc? Ah, ganun din. Ganun din dito. Mainit din siya. Mainit. Opo. Doc, may share ko lang sa inyo, no? Di ba last time meron tayong mga episode tungkol sa rabbit? Oo. Opo. Eh, meron akong shinera ng episode natin. Parang hindi pa talaga tanggap po ang pagkain ng rabbit dito sa ating bansa. Alam mo, Amy, dalawa kasi ang pagka-rabbit eh. Yung isa, yung pet type, parang nag-aalaga ka ng aso, ng pusa, iba ganyan. Kaya yung mga animal lovers, medyo resistant sila dyan, ayaw nila dyan. Yung mga sinasabi lang animal welfare. Pero alam mo ba, Amy, ang rabbit is under poultry, under livestock yan. Yung may tinatawag tayong type na rabbit. Yan ay talagang legal na pwedeng kainin. Of course, the humanly slaughtered, pero for meat consumption is a source of good protein. Yan. Opo. Yun yung sinasabi natin, maganda siyang source of protein. Pero Doc, yun bang mga pet types ay pwede din balutuin yun? Ay, marami kang mga... Hindi, harmful siya sa atin. Alin, come again, Amy? Kung pet type po na rabbit, ito ba ay pwedeng kainin o hindi pwede dahil harmful siya sa atin? Honestly, lahat ng rabbit ay mainly din. Pero parang nakakaawa naman yung mga pet type na ating kainin. Ako hindi ko kayang gawin yun. May mga apo rin ako na nag-aalaga. Wag. Meron talagang purpose yung meat type na aalagaan mo para sa to produce the necessary protein for our consumption. Alam mo ba, Amy, kung bakit nagkaroon ng rabbit dito sa Pilipinas? Alam mo ba yan? Bakit to? Kasi after World War II, nakita ng Amerika tsaka ng mga ibang misyonaryo na wala palang ganong source of protein sa atin, animal source of protein. Kaya nagpasok yung mga nagpunta sa atin, nagpunta rito, at nag-introduce niya. Ang problema, for protein source. Ang mahirap tayo mga Pilipino. Tayo mga Pilipino, animal lover eh. Kaya yung pet, yung meat type, inalagaan, ginawang pet. Ganyan. Malambot kasi talagang puso natin pagdating sa mga alaga nating hayop eh. Pero Doc, lalayo muna ako sa rabbit. Familiar ka ba sa bonsai? Abay, bonsai eh. Yung mga maliliit, yung mga matatanda na taon-taon na. Nakakakita ko niya, pati yung mga base. Alam mo yung base nila? At saka yung mismong bonsai. Hindi, milyon ang alaga. Milyon. Ay. Pero Doc, familiar ka ba sa water bonsai? Ano? Water. Tubig. Bonsai. May bago ko ibang kakilala sa'yo, Doc. Ito, kakaibang usapan to. Ayun ang topic natin ngayon. Pag-uusapan ko natin, Doc. Water bonsai. Filipino made. Wow. Ibig sabihin? Nakaka-proud po itong episode na to. Tayo nagsimula ng water bonsai. Ano ba? Yes.
mas marami pa tayong malalaman sa ating pagbabalik. Kaya abangan niyo po yan, Doc Sosie. Sa ating mga manonood, abangan niyo din po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Sosie, ito kakaibang usapan to tungkol sa mga bonsai. Ang typical na bonsai nakikita ko, nasa paso at may lupa. So ito pag-uusapan natin, water bonsai. Kaya inibitahan ko po ito. Yes po, inibitahan po natin sa ating show ang nag-invento ng water bonsai dito sa ating bansa. Siya din po ang founder na makakalikasang Pinoy. Ayan, ang kasama po natin ngayon ay si Sir Edwin De La Torre. De La Torre, hello sir! Magandang araw po ito. Magandang araw ay, po sa inyo, ma'am. Naiba naman yun sa'yo, bonsai, bonsai. Pero bonsai na nasa tubig, ganun ba? Yes po. Ito po, halimbawa, ito, wala pa sa maganda lalagyan. Nasa plastic bag. Kitang-kita po yung ugat niya. Yung tubig, hindi na ho pinapaltan. Tapos sa loob na ho siya ng bahay. At mamaya po, ipapakita namin na kung paano gawin. Napakasimple lang, halos 5 minutes lang, magagawa na ho natin. At ito po ay hindi po maiitlugan ng lamok sapagkat nakasil po siya. So, kaya napakaganda po. At ang kagandahan nung ngayon, yung market po nito dahil sa dito pa lang sa Metro Manila, 17 cities, yung condominium, yung mga bahay po ngayon, at nalaman din namin na yung indoor pollution, doble po ang namamatay kaysa sa outdoor pollution. Mas grabe ang indoor pollution. Yun nga po, na-search namin. Kaya sabi ko nga, itong ginagawang ito, hindi lang pala pang kabuhayan, kundi malaking tulong po para dun sa mga gagawa o sa bibili. Edwin, yes po. Yung pa, nabalita ako parang pinatented, patented ba yan? Ikaw lang ang merong ganyan? Ikaw ang pasin mo, no? Ikaw ang naka-invento, ganun ba? Opo, anong, kasi po, 2009, dinala na namin dito sa Metro Manila. Kasi sa Olongga po ako nagsimula noong 2008. 2009, dinala ko po sa patent mismo dahil may nag-suggest nga para matiyak kung talaga bang dito nagsimula. So, nung dinala ho namin, sinurso kagad nung director mismo kasi mahilig pala sa halaman yung director. Nagulat nga rin siya kasi pati halaman ba naman ay kahit na isang buwan wag diligan buhay, ibig sabihin high-tech. Dahil sa, siyempre po, di ba, ang halaman kadalasan, once a day or matagal na yung once a week na diligan. Pero ito kahit na halos dalawang buwan huwag siyang diligan, buhay siya at nasa loob siya ng bahay. So si nurse po nung taga-patent mismo, nakita niya na, Edwin, walang ganitong uri ng pagtatanim. Ito, lumitaw yung video mo. Ibig sabihin, ikaw yung nandito lang. Walang iba na gumagawa. Ngayon, tinuruan niya po ako kung paano yung mga dapat ko sabihin kasi hindi nga po ako nag-college. So sabi niya, ang na-invento mo itong water bonsai kasi kung paano mo siya nabuo, mamaya ituturo po kung paano yung pag-demo mismo. So ito yung ginawa mo na wala pang lumilitaw na ganito. Kaya ang tawag dito, kumbaga na-invento talaga siya. So ang isa pa sa malaking market nito sa mga malalamig na lugar dahil nagyayelo doon, hindi nabubuhay ang laman. Kung ito indoor plant, so yung sa bahay na malamig sa labas, may heater sila. So nabubuhay. Doon naman sa bansa na sobrang init sa labas, sa loob naman ng bahay at saka opisina, malamig. So buhay yung halaman mo kaya napakagandang negosyo niyan. At ngayon nga po, nangyayari na. Nasa ibang bansa, namumulaklak po ang mga halaman kahit hindi niya panahon. Winter sa Canada, sa Italy, namumulaklak po ang mga gumamela nila, mga cherry blossom nila, at yung iba-iba pang halaman na nabubuhay doon sa kanila. Sa labas lang, pero ngayon, nasa loob na ng bahay, namumulaklak pa. Paano po naging posible itong water bonsai? Kasi opo, ang alam kasi ko na bonsai ito, filtrate lupa eh. Tapos ititrim mo yun para hindi lumaki. Opo. Tapos minsan nilalagay natin po alambre, di ba? Tama po. May napanood lang po ako sa Animal Planet na pinala ng tao yung lupa. So, nagtaka ako, bakit ano yung ginawa niya ngayon? Tipak ho siya ng lupa, kinain ng tao. Sabi ko, ano yun? Ba't kinain? Tapos pinaliwanag ho doon na yung... Yes po, yung lupa na yon ay mineral siya na kailangan ng katawan ng tao. Hindi siya yung kagaya ng... Iba po ha. Siyempre, pag lupa, iba-ibang klase ng lupa. Tapos doon, pinaliwanag. Ngayon, mineral na yon ay kailangan ng katawan ng tao. Yun yung ginagawang tablet na iniinom ng mga astronaut. So sabi ko, nasagot yung tanong ko dati pa na yung ano kayo iniinom ng mga astronaut. So kung yun ay lupa, kahit saan mayroon. So, kumbaga, katatanong ko na paano yung malaman na ganon. So, nakita ko po sa probinsya, dito po sa Pilipinas din mismo, sa Visayas. So,
ginawa ko, tinimpla ko siya sa tubig, nagkulay puti yung tubig, nung sabi ko, pagka ito hindi nag-clear, kinabukasan, lalagyan ko ng buko. Tapos, ipapainom ko sa mga hardener ng biyanan ko kasi nagpapaayos siya, na, nagpapalandscape siya. Tapos kinabukasan, pagising ko, clear yung tubig, o yellow na lang yung kailangan gawin. So, nilagay ko siya sa pitchel, nilagyan ko ng yellow. Pagpainom ko, sabi ko, may mineral ako nilagay dyan. Pag gumanda yung katawan nyo, hello, yung pakiramdam nyo. So, ayun, kasi may nilagay lang ako. Kinabukasan, yung apat na binigyan ko, naging sampo. So sabi ng biyanan ko, Edwin, ano yung ginagawa mo? Hindi ka naman doktor. Sabi ko, opo, may napanood lang po ako na sa Animal Planet na maganda sa katawan ng tao. Sabi niya, oo nga, eh, kaya lang hindi natin alam kung anong magiging resulta pagkaraan ng ilang linggo, ilang buwan. Eh opo, eh, pasensya na. Kumbaga sa akin, eh, tinry ko lang. Tapos, napagdiskitahan ko yung halaman na nasa paligid kasi nga magaganda yung halaman ng biyanan ko. Pumutol ako nung may dahon, nung asangan na lang, binabad ko siya doon sa tubig na tinimpla ko. Pagkaraan ng halos isang linggo, unti-unti siya nagkakadahon. Kaya lang nagkakaroon ng kitikiti. So sabi ko, anong pwede kong gawin? So hanggang sa nakakita ako ng phone, sabi ko, ito yung pwedeng gawin para ma-seal, para hindi siya maitlogan ng lamok. So nangyari nga po, kaya lang hindi naman ako nagagandahan. So kung ano-ano yung mga bagay na nakikita ko, iniisip ko lagi kung paano mapaganda yung ginagawa ko na yung palay, water bonsai, hanggang sa dumating ho yung time na talaga namang pag-donate ko ng dugo, yung dikit ng masking tape nung plaster. So sabi ko, parang sagot ito dun sa problema ko, paano ma-sealed yung water bonsai ko? Kasi pagka ginagamitan ko nung styrofoam na yung sa takeout, no? Nababali siya. Ano yung pwede kong gawin? Nung pagdikit nung plaster, sabi ko, ito yung pwede kong gawin. So nung inayos ko, maganda, lumulusot na yung tubig. Ang problema, hindi pa rin siya maganda sa paningin. Paglabas ko lang ng bahay, yung aquarium namin na may mga pebbles na hindi na nagagamit, yun yung nakita ko na nilagay ko dun sa ibabaw ng vase. Nakita ko yung ganda, sabi ko, wow, ito yung, kumbaga nakita ko na nasolusyonan ko kung paano hindi maitlogan ng lamok, kung paano yung pagdagdag ng tubig na hindi natatanggalin yung halaman, tapos hindi nakikita yung styrofoam. So, yun po, hanggang sa nabuo yung water bonsai na hindi ko alam, nag-experiment na po pala ako. Wow! Yon. Alam mo, Amy, yes. Alam mo, lahat naman ang invention eh, kadalasan yun eh, by chance. Yes. Yung bigla ka na, oo. Napakahusay pala ni Edwin. Eh, hindi ko rin huwakalaan, Doc, na wala palang ganito uri ng pagtatay. Tapos, na-interview nga po ako minsan sa DCMM, na yung sa agriculture din po eh. Eh, ang banggit niya sa akin, paanong kikita ang mga magsasaka dyan? Kasi hindi naman namumunga yan. Eh, siguro talaga pinaisip lang ng Diyos. Biro nyo yung mga halaman po sa probinsya, mga Gumamela, San Francisco, hindi naman ho binibenta o wala naman value. Bakod lang ho siya. Eh, pero pagka nagawa ho nating water bonsai, halimbawa na ilagay ho sa ganito, na ipagbibili ho siya ng 500, wala pa isang buwan or isang buwan lang halos, kikita ka na, samantalang yung palay halos isang daang araw bago kikita. Tapos, di ba po, yung puhunan, magkano, samantalang ito, yung sa 50 pesos, halos 10 na po yung magagawa. Kaya sabi ko, mas maganda sa tingin ko at dagdag pinagkakakitaan po ng ating mga magsasaka pa. Opo. Eh sir, anong mga halaman naman po ang pwede natin dyan ilagay as water bonsai? Opo, sa ngayon po, ornamental plants po yung tinuturo namin kasi sabi nung taga-patent, Edwin, lahat ng halaman or puno man yan, pwede maging water bonsai. Kasi kagaya ng cellphone, dati telepono siya, di ba? Isang number, dalawa pa may-ari noon. Pero ngayon, cellphone, dalawa ang number, di ba? Ngayon, kung gaano ka-high-tech yung cellphone, ibig lang sabihin, itong water bonsai, ganito siya. Halaman siya ornamental. Pero pag ito naging project sa school or yung mga bata, siyempre yung mahilig sa halaman, pag-aaralan anong mineral yung kailangan ng halaman or puno, para wag lang makontaminate yung tubig, eh tiyak mangyayari yon sa takdang panahon. Kaya Edwin, kumbaga ngayon ganyan ang simula niyan, ituro mo yung ornamental, dahil yung advocacy mo na bawat tahanan tanggapan may halaman,
So ituro mo kung ano yung madali kasi gusto mo na bawat isa ay maging environmentalist. So kailangan bawat gawin nila ay mabubuhay. At hindi totoo yung green thumb at saka hindi green thumb. Lahat po pwede, basta alam lang natin yung proseso. Amy, tatanong ko lang kay Edwin. Bakit may mga ibang halaman pag laging nabasa sa tubig, mamamatay? Tama yung po. Yung mga kalachuchi or yung mga cactus. Pero nung ginawa ho namin sa water bonsai, kagaya ng kalachuchi po, na taon na po, dalawang beses nang namumulaklak. Kagaya last year, buhay yung adenium. Samantalang ang adenium, kailangan once or twice a week lang siya diligan. Pero ngayon, nakababad sa tubig. Namulaklak nung 2020, namulaklak ngayon 2021. Nasa tubig lang siya, nasa loob ng bahay. So, yun ho yung kagandahan na iba yung science. Sabi nga nung ibang teacher, nangyari yung hindi natin inaasahan na samantalang kailangan ang puno o halaman, kailangan ng sikat ng araw, samantalang ito, ilaw lang, sapat na. So, malaking kaibahan, kaya maganda siyang ituro na bagong uri ng pagtatanim. Nakaiba nga, no, ilaw lang. Parang yung sunlight eh. At ang kagandahan pa ho dito, gustong-gusto niya yung aircon. Pagka malabig yung office o yung bahay, mas gustong-gusto ho nung halaman. Parang siyang plastic talaga. Oh. Aba, Edwin, Amy, social pala yan. Yun nga, nagkabihin ko. Gusto nga, naka-airpon. Social nga po, Dok. Hindi, pero, Edwin, sa totoo lang, namimili din ang kung anong klase ng halaman. Hindi lahat ng halaman. Dok, ano lang po, yun nga, iba-iba ugali nung halaman. May proseso lang po siya. Hindi lahat ng halaman. Opo, sa tingin ko po, halos lahat po, yung proseso lang, yung temperature, ayan, isa yan sa kinalaman, mas marami pong mabubuhay or mangyayari po na halos lahat sa malamig na lugar. Kasi yun nga po, pagka malamig yung tubig, gustong-gusto ho nung halaman or pati nung powder. Kaya, kasi yung iba, hindi ho nabubuhay halimbawa rito, nagawa namin. Kagaya ho halimbawa ng kalachuchi, na talagang ako hindi ang nakakabuhay, pero yung isang naturuan ko dahil sa dami nung pinutol niyang halaman, yung kalachuchi, ayan, adenium. Ayan, no, kalachuchi yan. Kalachuchi yan. Ayun, yan po, dahil sa sobra yung dami nung naputol nung naturuan namin, hindi niya basta-basta na tanim yung halaman. After 2 days, so nang hinayang siya, kaysa itapon niya, ginawa niya po, nilagay niya pa rin sa plastic bottle. Pagkaraan ho ng isang linggo o dalawang linggo, nabuhay po yung kalachuchi. May technique, ang proseso lang po, kailangan palang i-air dry or patuyuin muna yung dagta para wag humalo sa tubig. So may mga proseso po, kagaya ho ng fortune plant, para ho tumibay or matagal ang buhay niya, ang kailangan nakababad lang sa tubig, halos half inch. So tuloy-tuloy po, kasi pag medyo na parami ang tubig, yun, pagkaraan ng ilang buwan, bigla siyang mamamatay. Pero nung half inch lang yung nakababad sa kanya, ilang taon na po talagang buhay na buhay at maganda ho yung pagkakatubo niya. So ibig lang sabihin, sabi nga ho nung taga-patent, yun nga, iba-iba ang proseso lang. Ewan ko, anong halaman to? Kung di ako nakakamali po, ay tinatawag nilang Chinese bamboo. Kalahi po yan, variety po ng Chinese bamboo. So parang mayroon ka ng water bonsai yan ah. Ito ba water bonsai yan, Edwin? Oo. Ano na po siya? Naunahan lang ako ni Edwin na bilang inventor. Hindi mo na ba patent? Yun lang, kailangan ma-shield po. At yun, kung okay po sa inyo, pwede ho natin simulan yung demo ngayon para makita mismo paano bang pagsimula niyan, paano yung pagtatanim. Halos 5 minuto lang po, makakagawa na tayo ng water bonsai. Sige po. Gusto namin makita yung demo. Ayan. So, wow, ito po yung yan. Ito po yung powder grower na na-discovery namin dito mismo sa Pilipinas. Sukat na po siya para sa 1.5 liters na tubig. Ito po, tubig gray po. Pwede rin po yung sa balon or yung sa poso. Pinaka the best po, tubig ulan, mas crystal clear yung tubig pagka ginawa ho nating water bonsai. So, ito po, sukat na ho siya para sa 1.5. Lalagay lang ho natin.
Kaya yung mga plastic bottle ho natin ngayon, hindi na kailangan itapon. No? Hindi na siya dagdag sa basura. Green, anong halaman? Ito po ay fortune plant. Ang andito po sa akin, welcome plant at saka San Francisco po. So ito po, aalugin lang ho natin ng halos 30 seconds. Ito naman po ay nasa YouTube, pwedeng mapanood para pwedeng balik-balikan ng iba. So ganito po yung kulay ng tubig pagka natimpla ho natin. Pagkaraan po na kinabukasan, halimbawa ngayon tinimpla, kinabukasan, balik po siya sa clear. Ito po ay clear na po yan. So pag clear na ho siya, yun na yung time na pwede nating ilagay sa mga plastic bottle para pagtaniman ng water bonsai. So sa isang 1.5, makakagawa tayo ng halos 10 o higit pa na ganitong lalagyan or garapon. Matitira ho yung latak niyan, yung residue. Lagyan ho uli ng tubig, puno po uli, wala kang dinagdag na powder grower. Yun po yung pang-maintenance naman. So dalawang timpla po, yung una pang-gawa, yung pangalawa pang-maintenance. Ang kagandahan ho dito sa powder grower natin ay safe na safe. Hindi po siya delikado sa tao. Oh, pwede inumin. So, natural mineral po siya, kaya hindi po siya delikado. Nako. So, yun po yung pagtimpla ng powder sa tubig. Ngayon, paano naman Edwin, yung tamang... Opo. Edwin. Yes po. Edwin, putuloy kita. Opo. Hindi siya, Ben, may bibiling kaming chemical, gano'n ba? Yes po, yung powder grower, yun po yung tinitimpla sa tubig para mabuhay po yung halaman. Kasi, di ba po, syempre, kailangan niyang pinaka-nutrients na para mabuhay po siya at yung tubig ay huwag mabulok. Saan namin mabibili yan? Yun po, sa amin lang po mismo. At may mga distributor naman po sa iba-ibang lugar, yun po yung pinaka-pangkabuhayan. Yun yung pwedeng pagkakitaan din po. So, yan po, halimbawa, paano naman yung tamang pagputol, no? Paano naman yung pagtatanim dito sa plastic bottle o sa garapo? Kaya ho natin nilalagay sa plastic bottle kasi po hindi natin alam kung ano yung unang tumubo yung dahon or bumanda yung ginawa natin. So para hindi ho magastos, pwede yung sa plastic bottle o sa garapon muna para kung ano yung unang gumanda, siya yung pwede natin ilagay natin sa magandang lalagyan. So ito po, walang dahon, wala ho ugat yan nung ginawa, nung pinutol. Pagkaraan ho ng halos isang buwan, ayan na po siya. So ito po, bago putulin natin yung halaman, tignan natin yung design. May mga design po kasi yan. So 3 to 4 inches bago natin putulin. Maganda pong gamitin yung lagari. Pag nilagari po natin yan, opo, pag nilagari po natin yan, kayo na po yung bahalang mag-design kung ano yung design. Kagaya na ito, may sanga dito, may sanga dyan sa taas. So nilagyan lang ho natin ng foam. Ito po yung foam. Halimbawa, yung mga kumbaga, nakakita kayo sa basurahan, di ba po? Hugasan lang natin, pwede natin lagyan. Ayan po. Ito, nung nilagay, wala hong dahon, walang ugat po yan. So, nilagyan lang natin ng foam para huwag maitlugan siya ng lamok. So, pagkaraan po ng halos isang linggo, unti-unti na pong tutubo po yan. Pag tumubo po yan, halos isa't kalahating buwan, pwede na ho siyang i-transfer sa magandang lalagyan. Ilagay lang ho natin ito sa lugar na huwag direct sunlight kasi po pagka naarawan siya, kagaya niya ganito kainit, ay pwede ho mamatay yung halaman sapagkat hindi ho niya kaya yung init. Sapagkat, yun nga po, wala na siya sa lupa. So ilagay lang siya sa lugar na maliwanag, huwag lang direct sunlight. Ano po? So pagkaraan niya po ng isang linggo, unti-unti na magkakadahon, magkakaugat, pagkaraan po ng halos isa't kalahating buwan, ganito ho siya kaganda, pwede nang i-transfer sa magandang lalagyan. So pag tin-transfer na ho natin sa magandang lalagyan, gagamit ho tayo ng ayan, ng vase. So yung clear po or yung pang-maintenance, pwede ho natin gamitin sa pag-transfer sa magandang lalagyan. So ang kagandahan no dito, hindi na siya pinapaltan ng tubig, dagdag na lang ho nang tayo ng dagdag at hindi na kailangan tanggalin yung halaman. Ipapakita ho namin kung paano yung tamang pag-transfer. Ayan. So gagamit ho tayo ng mga styrofoam, rubber mat, or yung iba, yung paso na maliit na kasya dito sa bibig ng vase para lang ho siya maganda tignan. No? So halimbawa, ito, kagaya nito, yung fruit tray, yung lagayan ho ng mga prutas, di ba, pag minsan, pag bumibili tayo ng prutas, may mga lalagyan ho yan, o kaya yung sa take-out, pwede ho natin gamitin. Ayan. Gugupitin lang ho natin ng halos kasukat ng masking tape. Ayan. So, pagka ginawa ho natin to, naisisave natin na ito, dapat basura na to. Pero, nagagamit natin. At ang kagandahan dito, kumbaga hindi na siya nadadagdag sa basura pa.
nagkakaroon siya ng magandang pakinabang. Recycle natin siya. Yes po, yes po. So, ayan po. Kaya sabi ko nga, pagka gumagawa tayo ng isang magandang bagay, talagang may dahilan. So, ito po. Pwede pang gamitin ito. Itong pinagtaniman natin, then itatransfer na natin, pwede natin pagtaniman uli. Yes po. So, ayan po, may ugat na po yan, may dahon. Pagdidikitin lang ho yung masking tape, yan. Tapos, ididikit lang ho natin yung styrofoam na pinutol natin. Lalagyan lang ho natin ng pagitan para daanan siya ng tubig. Ito po yung mga pagitan. Ikot lang ho natin yan. Ingatan lang natin yung dahon at saka yung ugat. So hanggang sa magkasya na po sa bibig ng base po yan. Ang kagandahan niya po dito, tulad niyan, ganito kainit. So hindi naman tayo maarawan, hindi rin kung umulan man, hindi tayo maulanan. So kahit nasa bahay ka lang mismo, at sabi ko nga ho, ito sa tingin ko, isa sa napakagandang maging project sa mga kabataan ngayon. So, kaya maganda na meron tayong i-introduce sa kanila na bago, katulad na itong water bonsai. Tama po. Yun yung isa po sa kaya po pinabutihan ng gusto. Kasi ano yung something new na kailangan magustuhan ng kabataan? Kasi pagka pinresent natin, pagka hindi nagustuhan ng kabataan, wala. Sayang lang yan. Kailangan maganda sa paningin nila at madaling gawin. So ayan po, pag dinagdagan ho natin ng tubig yan, lumulusot na lang po siya. So yung pinagtaniman natin, pwede natin gamitin para yan, pandagdag. Tapos, lalagyan lang ho siya ng pebbles sa ibabaw para hindi po makita yung styrofoam. Kumbaga para siyang na landscape na yan, natabunan. Tapos, lalagyan natin ng ribbon para talagang maganda na ho yung halaman. Maganda na siya. Yeah. So, natakpan na yung masking tape. Naging accessories pa siya. Oh, napaganda pa natin yung water bonsai. So, ayan. Ganyan lang siya kasimple. So, sir, ito gaano po. Kalaki yung nilalaki ng iyong water bonsai po? Yan, ang ganda kung na. Ano po yung, ano, kung ano po yung puno na pinutol natin o sanga, yun na po yan, magdadahon na lang. Kaya tinawag namin siyang water bonsai kasi hindi na siya lumalaki kagaya nung nasa lupa. Ayan po. Ayan. Ganun lang po kadali gawin yung water bonsai. Po. Pwede ba yun, no? Yes po. Yes po, ma'am. Makakarating po sa inyo to. Makakarating sa inyo to, ma'am. Ang ganda eh, oh. Ayan. Ganun lang po kasimple. Napakadali lang gumawa ng water bonsai. Pero ang kagandahan niya po dito, kumbaga malaking tulong sa kalusugan natin kasi nakaka-therapy siya kung paano yung tumutubo yung dahon. Tapos nagbibigay ng malinis na hangin. Nakakatulong tayo sa kalikasan kasi yung mga basura dapat, plastic bottle, garapon, dahon, mga foam, eh na re-recycle natin. Tapos pag ganito siya kaganda, eh yun nga po, napakagandang ipagbili or magandang panregalo. Isa po sa naging customer na ho natin ngayon, yung House of Representatives, lahat ho halos ng opisina ng mga congressman sa Congress ay may water bonsai. Ganun din po, at GMA7, meron na rin yung water bonsai sila. Ang Metrobank po, ito po ang panregalo ng mga taga Metrobank sa mga kliyente nilang mayayaman, kasi nga po siyempre problema nila paano yung ano yung ireregalo nila sa mga kliyente nila pag nagbe-birthday, nag-anniversary. Pero yung water bonsai yung niregalo nila, gustong-gusto ng mga kliyente, kaya ito na po yung ginagawa nilang panregalo. Opo. Sir, bago tayo mag-break, Doc, kailangan ko lang muna i-break ha. Hold your fire. Okay. Bago po tayo mag-break, iiwanan ko pong tanong, eh, ano po ba yung mga dapat tandaan para po mapanatiling buhay? Kasi meron iba, nabili po sa inyo, syempre yung maintenance kailangan po natin malaman. Pagbabalik po yan ang Agri Ako Dyan. Sir Edwin, ano po yung mga dapat tandaan sa pag-maintain po ng ating mga water bonsai? Opo, kasi may buhay po yung ginagawa natin. Kumbaga, kailangan din nating ingatan, no? Kagaya ng sarili natin, ingatan ho natin. Kasi kagaya nga na itong water bonsai, nagbibigay siya ng malinis na hangin sa atin.
So kung ano yung ginagawa natin sa maraming bagay na pag pinabutihan natin o minahal natin, ganun din ibibigay nila sa atin. Ganun ho ito ring water bonsai. Kasi ang kailangan lang, ilagay siya sa lugar na wag direct sunlight. No? Pwede siya ngayon magkaroon na tayo ng halaman sa kwarto, sa dining table, no, sa mga corner natin. Basta yun nga po, may liwanag siya. At yun lang, yung pagdagdag ng tubig, kasi nakikita naman natin, huwag naman na hintayin natin na nakaabot na sa ugat yung tubig. Kung maaari, pag nakita natin na medyo kulang na siya, madali naman dagdagan, hindi naman mahirap i-maintain. So, yun lang po, dagdagan po natin ng tubig. Huwag natin pabayaan. Kasi yun po yung iba, sinasabi nila na ayaw nila yung, kumbaga, nagigiabala sa kanila. Eh, ito naman, hindi naman kailangan mag-iabala kasi kailangan obligasyon din natin kasi siya yung nagbibigay ng malinis na hangin sa atin. So, mahalin natin para ibigay niya yung kailangan natin na malinis na hangin. Kaya doon sa mga nagsasabi, kinakausap yung halaman, eh dati o, isa ako sa tumatawa talaga. No? Pero ngayon, bakit pala ginagawa yon na sinasabi na ba? Kasi gumaling yung nakamdaman ko nung kinakausap yung mga halaman ko. Hindi dahil sa, di ba, parang nasisiraan, kundi pagka naglalabas tayo ng carbon dioxide, yung halaman naman, yun yung kailangan niya. Paglabas naman ng hangin sa kanya, yun na yung oxygen na kailangan naman natin. Kaya isa yun sa maganda na na-exercise lang tayo, na-enjoy natin. Kagaya ng mga alagang hayop din natin, di ba, Doc? Di ba, hindi sila sumasagot. Pero pagka kinakausap natin sila, darating yung time na para sila nakikipag-usap na mismo, na nai-enjoy tayo, tayo ang nagbe-benefit. Sapagkat, yun na nga, nararamdaman kasi nila yung pagmamahal. Yes po. At nararamdaman ng hayop yung pagmamahal. Ganon din yung halaman. Yung pag minahal natin, nararamdaman ng ano, kumbaga, nagiging maganda siya, nagiging malusog. So, ayun. Yeah. Tama ka, Edwin. Ibig sabihin, meron pa rin bibilin na vitamins o mineral. Yan. Pwede bang ipaliwanag mo? Saan kami makabibili niyan? Ito po, ano niya lang po yung sa Makakalikasang Pinoy page. Halimbawa sa Facebook, Makakalikasang Pinoy page. Pwede ho kayo mag-message doon kung saan lugar kayo. Baka may distributor. Kung wala naman, pwede kayo maging reseller o distributor doon. Tapos, pwede po, kontakin nila kami, no, sa cellphone number 0915-503-9984 para kung... Edwin, paiulit mo. Opo, 0915-503-9984. Yeah, message lang po sila para ipaliwanag ho namin at i-send ho namin sa kanila yung mga videos, yung mga pictures ng halaman. Nasa YouTube naman po, yun po, may nagbablog na rin po kami. No, i-type lang nila yung Edwin De La Torre, i-subscribe nila para updated sila sa mga videos. At doon ho, makikita nila ano-ano mga halaman. Kasi kagaya nga sabi niyo, Doc, di ba? Yung tamang pag-ugali or ano yung magandang gawin. So ipapakita ho namin doon paano yung tamang proseso. Halimbawa, yung kalachuchi, paano yung tamang pagtatanim ng kalachuchi para sa water bonsai, yung aglaonema, or yung iba pang mga halaman, paano yung tamang proseso. Opo. Sir, pwede ba kayo magbigay sa amin ng top 5 ng mga halaman pwede natin i-water bonsai? Yan. Top 1 po, San Francisco. Yung iba-ibang variety, lahat ng klase ng San Francisco ay buhay po yan. Napakaganda ho yan. Top 2 po ay fortune plant. Isa rin ho yan sa napangganda, nasa paligid lang natin. Sabi nung iba, ay water plant lang naman yung fortune plant. Hindi po. Kumbaga, pagka ito po nilagay natin sa yung may powder grow at saka yung nasa loob ng bahay, ay napakaganda po siya at saka yung tamang proseso nga po nung pagtatanim. Tapos po, yung gumamela, yan. Kasama po yan. No? Tapos ito po, top 4, yung welcome plant. Ito yung nasa... Welcome plant pala tawag dyan ang kala ko, orchids. Welcome plant po. Welcome plant. Opo. Pinutol niya lang ho yan, binabad niyo sa ganito, ayan po, buhay na buhay po yan. Yan, top 4. Tapos, yung rosal. Di po yung rosal, namumulaklak ng puti po yan, napakabango. Pwede rin hong gawin po yan. So, ayan po, San Francisco, fortune plant, gumamela, welcome plant, at saka yung rosal, isa ho yan sa magaganda. Tapos, yung pinakita ni Doc, no, yung Chinese bamboo, nasa paligid lang bamboo natin yan. Napakagandang gawin ho niya. Ang kailangan lang, isild ho natin para huwag pamahayan ng kitikite. Sir, yung ginawa mo kanina, magkano yun?
Yung ganito po, yung ganito po na ipagbibili namin ng 500 pataas. 500 pesos pataas. Yes po, depende po kasi sa halaman kung gaano kaganda. Halimbawa kung ito po ang ano, may pagbibili po siya na nasa 700. Ang puhunan po nito, halimbawa yung base sabihin na natin na bili 100 tapos yung isang sachet di 50 pesos, 150. E kung may pagbibili mo 700, hindi meron ka nang kumbaga sa ano, meron ka 550. Opo. Kahit na 500, meron ka 350. Kasi yung halaman, nasa paligid lang ho natin. Yung mga materyales, nasa paligid lang ho natin. So, yun po. Dok, so si meron na, silang yan, i-share sa atin ng mga sample. Ayan, i-share sa nila. Para makita natin kung ano yung mga itsura ng kanilang mga produkto po. Ayan, ito po, variety rin po ng... Ayan, ito po, variety rin po ng San Francisco. Ito yung fortune plant na ganyan na po siya. Yan, ano yan? Yan, ano yan? Edwin. Ito po, bamboo stick po ito. Yan! Tulad na sa akin, ano? Opo, opo. Ayan. Yan, magkano yan ganyan, Edwin? Yung ganito po, na ipagbibili namin ng 1,000. Yung yan! Ganitong base. Yes po. Kasi nga po, kagaya nga ho ng sa Metro Bank, pinanre-regalo din ho nila. At syempre, no, dahil sa dinideliver din ho namin, so kailangan ipatong din yung ano ng sa delivery. So, ayun po, naiano ho namin ng 1,000 pesos yung ganitong klase. Ito po, tinatawag na extra large, no? Pag ganitong lalagyan na po, na ipagbibili ho namin ng 2,500. Yung ganitong ano size, 1,500 to 2,500. San Francisco rin po. San Francisco. Sir Edric, nagbuka ka ng gubat dyan, ho? Ang dami nang nakalagay sa'yo. Yeah. Oh. Paano naman yung packaging niya, sir, pagka pinapa-LBC na natin? Yung ano lang po, yung powder grower lang po ang pinapa-LBC natin. Ah, tapos, okay. Yung water bonsai, pang meron hong distributor doon sa lugar, so may ganito na rin po siya, sila na po yung nagsusupply ng ganito. Oh! Meron pa, Edwin. Pakitanong yes pa kami para... Edwin, pakita mo pa kami ng mga halaman mo para lalong tumulo-lawain namin at makabili kami. Pinaklasi, mahilig niyo sa halaman eh. Ako, misis ko, mahilig sa halaman. Opa! Ito po, kung tawagin namin ay large. Yung kanina, yung ay pagbibili ng 2,005 ay yes, extra large po yan. So ito, large po siya na ipagbibili namin ng 1,000 to 1,500 depending nga po sa wow ganda. Yan. Ano yan, Edwin? Yan eh, opo, parang branch lang ng San Francisco, tapos puputulin lang, ganun ba? Opo, yun lang po, puputulin, tatanggalin ang dahon, tapos yun nga po, lalagyan ng foam para huwag maitlogan ng lamok. Pagkaraan po ng halos isang buwan, ay napakaganda na po siya. Ayun. Ayun. Ayan yung ugat po. Yun yung kagandahan dito sa water bonsai, yung ugat nga po, naka-highlights po talaga. Yan, San Francisco din yan. Opo. Opo. Kaya sabi ko nga, at top 1 talaga. At kitang-kita mo yung ugat, no? Ayan, no? Ang clear ng tubig, eh. So, ito po, halos kulang-kulang isang taon na po ito sa tubig. So, mapapansin nyo, clear na clear. Tapos, yung ugat niya po, napakaganda. Kaya... Yan po, kulang isang taon na. Pero ganyan pa rin po yung itsura. Oh, ayan po. Teka mo na, Edwin. Dahil meron siyang... Meron siyang styrofoam, hindi mo na siya lalagyan, paano mo lalagyan uli siya ng yung vitamin mineral? Yan po, ito po, dinadagdagan na lang po siya. Ayan. May pagitan, Dok! Ayan, lulusot na lang po siya. Opo. Ayun! Lulusot na lang siya. Dahil mo sa pagkita na nilagay, lumulusot na lang po yung tubig. Ayun, ang galing. Opo. Ayan, punong-puno. So, opo, hindi... Hindi puro halaman na Sir Edwin, hindi na nakita. Napuno na ng halaman. Pero sir, napakaganda na inyong invention na. Nakakatuwa po na Filipino made ito. Yun nga po yung gusto namin ano, na napakaganda sa media sa ibang bansa. Biro nyo, di ba? Ang bakuna, hirap na hirap tayo makabili dahil sa talagang kailangan natin, syempre, di ba ho?
So sabi ko nga, isa ito sa parang pambarter natin na kailangan nila ng mahilig sila sa halaman o sa environment. Pag ito po na i-present natin sa ibang bansa, eh kahit pa paano, meron tayong magandang bagay o produkto na pwedeng pambarter din sa kanila na kailanganin nila tayo. So, di ba po, yung pakikipagkaibigan natin sa kanila, eh tiyak, matutuwa sila dahil kailangan din nila ng ganito. So, isa yun sa nakita namin, sana masuportahan. At yun na nga po, lobby ng Diyos na may nagdanom na sa amin na media na sa Amerika, eh yun, eh sana wag lang English. English lang alam ba na patay tayo ron. Opo, sir. Kasi yung pinakita mo yan, parang mamayang gabi, gusto mong gumawa na ilagay doon sa kwarto ko na air condition pag matutulog. Hindi okay. Masama yan ha, yung mga chemical na yan ha. Matutulog ako po, eh. Mas maganda nga po, Dok, kasi yung malinis na hangin na kailangan natin, biro nyo, di ba po, magdamag, humihinga pa rin tayo, naglalabas tayo ng carbon dioxide, kailangan natin ng oxygen. Kaya sabi nga ho nung Dr. Edwin, ito yung maganda kasi, kumbaga, marerelax na yung pagpapahinga dahil yung oxygen may nagpapalit ng hangin. Di ba? So talagang kailangan natin ng halaman sa loob ng bahay, lalo ng kwarto. At yun na nga po, kaya binanggit nila na yung indoor pollution ay apat ang namamatay. At kumbaga times 2, no? 4 million a year ang namamatay dahil sa indoor pollution. Na sa tingin ko, ito yung malaking tulong. Ito ay gawa ni Tito Roy. Anong halaman to, Tito Roy? Gabi. Gabi. Ito po. Opo, ayan. Kami po dito, may pet na ho kami rin ano dito. Gabi po, Gabi. Ayan, binabad ni Tito Roy. Buhay na buhay na. Tapos ako po ay meron naman yung ano yung sink naman, hindi lang namin makuha kasi ang dami niya nang pinasyalan eh, yung sanga niya kung saan-saan na nag-iikot. So natutuwa kami dahil parang pinakaalaga na namin, masyadong malikot yung alaga namin sink kamas, eh buhay na buhay po. Opo. Yeah. Edwin, ito bang mga produkto mo eh pwede din sa ospital? May mga ospital na rin po ba na nag-a-avail sa inyo? Kasi sabi niyo maganda siyang pang-purify ng hangin. Yes po, ang totoo, yung iba po mga distributor ay mga dentista or mga doktor na po dahil sa kagaya nung nasa Novaliches, no, dahil yung panahon nung nagsisimula yung pandemic, pag naka-quarantine sila sa bahay, wala silang magawa. Kaya nung napanood nila sa video, umorder ng powder, sila mismo gumawa na. Nung pinopost nila sa Facebook nila yung gawa nila, yung mga kasama nila sa ospital, nagtanong, tapos nagdala siya sa ospital. Ayun, ngayon, pangkabuhayan niya na ngayon. Halos ang mga doktor mismo ay sinusuplayan niya ng water bonsai. Kasi, siyempre, iba nga, wala nang panahong gumawa, so bumibili na lang sa kanya. Kaya sabi niya, nagiging extra income pa nila. Nagka-extra income pa si Doc. Bali, Edwin, ang yes, masama po lang dyan, Edwin, ang masama lang dyan, yung mga direct sunlight, tama ba? Yes po. Bakawal ang direct sunlight. Pag uminit po siya, kagaya ngayon, yung sobrang init, iinit yung tubig, maari pong mamatay yung halaman dahil sa na-stress po siya, hindi niya kaya yung init na sa araw. Dahil yung nasa lupa, okay lang po, dahil malamig yung lupa, kumbaga na kayang-kaya ng halaman. Pero nasa tubig na siya, hindi na ho kaya ng halaman. Pero pagka-aircon naman po yung bahay o opisina, napakaganda naman po nung halaman. Opo. Okay, so, okay. Sakto-sakto talaga to kasi anong po, di ba, sa atin, karamihan dahil sa sobrang init, talaga naka-aircon na yung mga establishments, yung mga condominium. Hindi na talaga nakapasok sa mga restong hangin. Di katulad na nasa probinsya tayo, di ba? So, sakto-sakto talaga to na meron pang purify ng hangin. At kakaiba. Galing, galing ng mga nag-invento niya, ha? Salamat po, salamat. Sabi mo, kailan ka nagsin ng matagal na matagal yan? Anong pinakamatandang halaman mo na nalagyan ng ganyan? Opo, yung pinakamatanda po ay 6.5 years. Kaya lang mo siya namatay dahil nasa Olonga po ako noon. Ay may interview ako sa DCEC noon. Eh, sakto naman na naghabagat yung doon, nalubog yung bahay namin yung sa baba, hindi ho naiakyat kaya namatay ho siya. Ang pinakamatanda ko ngayon ay na kay Direk Leo Martinez, yung artista po. Si Direk Leo Martinez kasi po, niregalohan ko noon, na-interview nila kami, yung halaman nila halos 4 years nasa bahay nila, buhay na buhay. Kaya isa sa sumuporta po sa akin si Direk Leo Martinez. At yun na nga po, meron na ho kami ngayon na Binita Water Bonsai para isusupply po sa mga malalaking kumpanya
at malaking tulong naman, matulungan naman namin yung mga gumagawang water bonsai na pwede namin bilhin yung mga gawa nila para isupply naman sa malalaking kumpanya. Sir, maraming maraming salamat po. And any encouragement po po para po sa ating mga kababayan na gustong subukan at balay mo makatuklas din ng kakaibang way sa agrikultura. Gusto lang ho namin, gusto lang natin i-share dahil sa sitwasyon natin ngayon na pandemic na talaga ang hirap po ng sitwasyon ng buhay. Pero sa akin po, isa sa sinasabi ko sa maikli lang po, hindi nagbibigay ang Diyos ng hindi balanse. Kung may negative na pangyayari, mayroong positibo. Kagaya nga yung ibang mga nagninegosyo, di ba po? Nagiging maganda yung sitwasyon sa pagninegosyo. Pag nakita natin yung, sa halimbawa, may pagbaha, mayroong negosyo dyan na maganda naman pwedeng kapalit. Kagaya nga ho ngayon, pandemic. Noon pa nakita ko pa ho, kaya nag-focus ako dito. Kasi talagang pa-problema, malaki ang problema pagdating sa pollution sapagkat parami ng parami yung sasakyan, di ba po? Nagiging high-tech tayo. So napapabayaan yung, yun nga po, yung sa pag-agriculture. No? Na ito yung dapat natin, balance dapat. Kumbaga, tuloy-tuloy ang pagtatingin natin. Hindi lang nung para sa pagkain natin, kundi pati yung sa malinis na hangin. No? Yes. Kaya... Tsaka paano natin maaalagaan yung mga puno na itatanim natin? Gusto natin mag-tree planting kasi ganito yung problema. Paano natin maaalagaan yun kung wala tayong ganito sa loob ng bahay? Pero pag meron tayong inaalagaan sa ganito sa loob ng bahay, mapapamahal tayo. So paglabas natin dyan, yung mga nakikita nating mga halaman o puno, tiyak, mapapamahal tayo. Kasi kumbaga alam natin kung gaano ang value nila. May buhay din sila kagaya natin. Yes! Thank you po. Agree ako dyan sa sinabi niyo, Sir Edwin. Salamat po. Galing niya. Simple. Dok, papasyal ako sa inyo. Simple pero nakatutulong. Thank you po, Sir Edwin. Isa po kayong malaking inspirasyon para sa aming show at para po sa amin ni Dok Tossi. Maraming salamat, salamat po. Salamat din po ng marami sa inyo. Maraming salamat din po. Edwin, opo, maraming Dok. Salamat ha. Maiksi po ang ating oras. Kailangan ko po ng putulin pansamantala. Pero magbabalik po ang Agree Ako Dyan sa mga susunod na araw. Hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.